Peekaboo. Peekaboo. Hello! Welcome to our YouTube channel. I am Nurse Maybe. Oops, 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 oops! Kasama ko ngayon ang aking hubby at ang aking baby! Will be, kasi may nag-suggest ng i-vlog namin. So, thank you po sa mga nag-suggest kung ano yung magiging topic namin for today. Ngayon po, ang magiging topic namin is how we met. Oh, kasal na po kami, pero sasabihin pa rin po namin, makikisama kami dun sa challenge na how we met challenge. Daddy, naalala mo pa ba kung paano tayo nagkakilala daw? Ha? How we met. O, sino magsasabi kung paano daw how we Ikaw met? Na. Bakit ako? Ikaw ang madaldal. Di ba mas sweet kapag kung lalaki yung magkwekwento? Na! Sky! Meron pong sikat tayo. Na game noon. Ang tawag ay Clash of Clans. Saan ito? Tapos, tinry ko lang siyang laruin for at least, I think, 2 weeks. Then, meron akong isang kaibigan, sabi niya, sumama daw siya doon sa kanyang clan. Tapos, boring si Daddy magkwento? Oo. Continue. Tapos, nakilala ko na doon ang aking missis na si JB. Yun na yun? Siya na yung magko-continue. At boring ako magkwento. Guys, be thankful kasi ang aking buong asawa ay masyadong mahiyain. Ngayon ay naisama ko lang siya sa aking kalokohan. Ngayon buti nag-join siya. Bali po, how we met nga ba talaga? Totoo naman po yun. Nagkakilala po kami sa isang online na game, which is Clash of Clans. I think daddy ngayon hindi na siya sikat, no? Clan. Wala na kasi marami na naglabasan ngayon. Pero nung time na yun, hindi rin ako mahilig sa mga online nun. I think we've met around... Anong taon yung daddy? 2015. February 2015. Ang naalala ko lang nun talaga, bali first time ko lang maglaro sa COC na yun. Kumbaga, na-impluensyahan nila ako ng mga katrabaho ko dahil halos lahat ng katrabaho ko naglalaro nun. Ako hindi daw mahilig talaga sa online games. Pero gusto ko lang nun makapag-move on. O guys, sasabihin ko na sa inyo, ang totoo, naglaro lang ako nun para makapag-move on, move on. Hindi ko pwede sa inyo i-share yung aking mga relationship. Basta ang naalala ko nun, guys, February yun, na nag-join ako ng sapilitan lang. Tapos, kagrupo ko siya. Tapos, nung naglalandian lang kami. Nilalandi ko siya. Siya naman ay pumalag sa landi ko. Tapos, yun na. February yun, ang alam ko. Tapos, March, naging kami na nang walang ligaw-ligaw. Sino ba nang ligaw, Daddy? Daddy! Ako, syempre. Ako. Actually, guys, walang ligaw ang nangyayari. Basta yun na yun. Para bang Marian and Ding Dong. Yun na yun. Tapos, nung 2015 na yun, February yun, umuwi ako ng Pilipinas. Kasi, guys, talaga sabi ko noon, kailangan at the age of 30 makapag-asawa na ako. Dahil kung di ako makapag-asawa, magiging habang buhay na akong single. Yun talaga ang tinatako noon. At thankful naman ako kasi nung 2015 po na yun, 30 years old po ako noon. Nagkita kami ng September, umuwi ako noon sa Pilipinas kasi si Daddy nasa Pilipinas lang, sa Isabela. Tapos Lucena naman ako, 18 hours yung biyahe. Tapos, nung nagkita na kami... Nasa Valenzuela ka lang ba nun? Tapos nung nagkita kami ng September, sinundo na ako nun sa airport, nagpakasal na po kami ng October. Masyado niya akong minadali nun. Ay, love ko siya sa akin. Di ba, Daddy?
Mukha na lang. Actually, guys, marami pa akong gustong ikwento. Ayun, guys, umalis na muna si Daddy kasi nagwawala si baby. Siguro nabobored sa kwento ng aming pag-ibig. Yun na nga, guys, ako na lang yung magtutuloy ng aming love story. Basang na ano ko noon, hindi ko kasi makwento lahat kasi nahihiya ako sa kanya. Eh, basta nung ano kami, nung nagkakilala kami noon, nag-start nga kami sa COC. Parang after 1 week, nag-Facebook chat kami. Yun na yun, araw-araw na, tapos nag-i-Skype na. Tapos nung time din na yun, nagkataon din naman na wala siyang girlfriend na noon. At ako, kumbaga pinag-pray ko kasi talaga yun eh. Kasi nung December, umuwi pa ako noon ng Pilipinas. Tapos nag-ano ako doon, nung... Ano ang tawag doon yung siyam na gabi? Yung... Dati, ano ang tawag doon? Pag sa Pasko? Simbang gabi. Simbang gabi. Sorry guys, nakakalimot. Basta, alam mo yun, talagang nag-wish ako noon. Kasi sabi ko noon, nung time na yun. Kasi nandito pa ako sa UAE. Simula 25 years old ako. Tapos, syempre, after din noon, I've been in a unhealthy relationship. Tapos sinabi ko ng sarili ko na, hindi na ako yun. Kailangan may pagbabago, kailangan kang mag-stop. Kailangan kong mag-stop kasi hindi na ako masaya. Kumbaga, nung umuwi ko talaga sa Pilipinas, yung talagang totoo yun, guys, kapag ikaw ay galing sa mga broken heart dyan, magdasal ka lang talaga ng talagang galing sa heart mo, tapos tinapos ko yun yung simbang gabi nun, tapos nag-wish talaga ako kay God, ang pinag-pray ko po talaga nun is makakita talaga ako ng lalaki na yung makasama ko na habang buhay, na yung talagang mamahalin ako, yung tatanggapin ako, yung maugali ko, talaga. Tapos, sipin nyo guys, yun, nung natapos ko yun, December yun. Tapos, January, nag-back ako dito sa UAE from vacation. Tapos, February na yun, yun na yun. Tapos, nung naging magka-chat kami nun ni Daddy, ni Dennis, yung ano mo yun, yung something kakaiba na, hindi ko ba naisip kung ano yung wish ko nung December. Hindi ko na siya naisip nun. Basta nung nagka-chat kami, parang iba na. Yung basta naramdaman mo yun, talagang naniniwala nga ako talaga na kapag daw para sa'yo yung isang tao, mararamdaman mo na lang siya. Yung hindi mo maipaliwanag kung bakit. Kasi ako nun, loko-loko ako nun eh. Kumbaga, ay, ba't ko ba seryosohin niya na? Sa Pilipinas naman nandito ako. Pero hindi ko alam kung ano yung reason, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ko siya kayang lokohin nun. Kaya nga, sabi ko nga nun sa inyo, naging in a relationship kami ng March, tapos nung nagkita kami ng September, syempre, dahil nga preparation ng kasal namin, tapos October 1, nagpakasal na po kami. Tapos, after po nun ng October, bumalik uli ako ng October last week dito sa UAE. Tapos January, nagpunta naman si Daddy doon. Yun na yun, nabuntis na. Hindi pa namin na-enjoy ang aming pagiging, ano yun, husband-wife. Pero okay lang, at least diba dumating sa amin si baby. So guys, yun lang po ang ma-share ko sa aming how we met. Kasi how we met nga lang po muna, yun at yun na lang muna. Salamat ulit sa nag-suggest kung ano yung aming i-vlog-vlog ngayong araw na to. Hanggang sa muli po talaga, at